Ito naman. Please welcome Darje. Darje, yun, bate, go! Binabati ko nga po pala yung mga, yung mga kamag-anak ko sa Cavite, especially po yung nagbabantay kay Baby. Maraming salamat po sa pag-aalaga kay Baby habang narito po kami. Yung mga kamag-anak ko din po sa Valenzuela at sa Kabasagan sa Davao City. Especially yung mga taong nang mamaliit sa akin, narito na ako sa Wawawin. Yung last po pala yung nagnakaw ng cellphone ko. Nandito ako sa Wawawin ngayon. At ito yung price ng Panginoon na ginawa mo sa buhay ko. Yan, okay. Nanakawan ka ba? Saan ka nanakawan? Sa may ano po, bus stop po ng Trinoma. Paano ginawa? Ano po, inuntog po ako sa bus. Grupo po sila eh. So kinalso niya po yung kamay niya. Kinalso yung kamay sa bus, then inuntog po ako. Tapos naramdaman ko po. So hindi ko na po hinabol yung gadget ko. Although sabi ng mga tao, tinuturo ay ayun daw. So kung dating pamumuhay po siguro, pagpapalit ko yung buhay ko sa gadget, pero may anak at asawa na po ako, so okay. Kikitain po yun. That's right. Okay. Mabuti yun. So ito po isang aral sa ating lahat. So pag sumasakay kayo ng bus o jeep, maaaring may kanyang grupo, no? So tama yun. Huwag mo nang habulin. Cellphone lang yan. Actually nga po, nag-message pa po sa Facebook eh. Ang sabi? Oo, nag-message pa. Nagpanggap na kunwari susoli po yung phone, pero hindi naman po talaga isusoli. Kumuha lang ng information sa akin para po mabuksan yung phone ko. So wag na, magpalit ka na ng Facebook mo, ano man na, di ba? Anyway, ang importante, hindi ka nasaktan, may anak ka na. Ano ang trabaho mo sa online? Actually, nag-surprise po kami sa mga loved ones sa mga OFW. Anong trabaho mo? Tawag po sa amin, surpriser. Surpriser po. Surpriser? Yes po. Sa online? Yes po. So tatawagan kita, pwede bang surprisahin mo yung nanay ko? Yes po. Dala mo ng ganito, gano'n? Yes po. Sila po yung nag-create ng gusto nila. Ano ka bang dalang video? Pilang na? Meron po. Tingnan natin. Ayan. Para maganda to. Nalalaman. Oh, ayan. May nagmamahal po sa iyo yung nagpapadala na ito. Tawag ka! Huwag mo naman yung bukay. Buksan mo naman yung pito. Uy, ma. Hoy! Galing naman. Yeah, ang galing. O, di ba? Yung dalaga, bali, may nagpadala. Yung boyfriend niya po, sa Saudi Arabia po. Ah, talaga? Tapos, tinawagan ka sa online. Yes po. Paano ba? Paano? Actually po, yung mga kliyente po namin sa OFW po, kadalasan po sa Middle East at may mga naliligaw din po sa mga Europe and America. Na Pilipino? Yes po. Ano tawag sa online? Paano ka i... Mako-contact po nila ako sa Let's Talk About Gibbs. Let's Talk About Gibbs. Ang purpose po ng business po namin na hiniram lang namin sa Panginoon is to advance the kingdom of God and to give smile to the OFWs and sa mga loved ones nila dito sa Pinas. Yun. Sa mga OFWs, eto ha, si Darj. Paano ka kukontakin ulit? Anong? Sa Let's Talk About Gibbs po. Let's Talk About Gibbs. Okay ah. Parang pag-usapan natin tungkol sa anong klaseng regalo. Kung ano-anong regalo po. Yan po. Galing ah. Sino kasama mo? Pinapakilala ko nga po pala sa buong mundo yung pinakamamahal at pinakamagandang asawa na nakilala ko sa balat ng lupa. Siya yung biyaya ng Panginoon sa aking buhay. Si Michelle. Yes, Sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ilang taon na kayo mag-asawa? 3 years na po. Kaka-3 years lang po. Last year po. Ano gusto mo sabihin? Charm. Salamat sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo na binigay mo sa amin ng anak mo. Napaka-bless ko sa'yo. Napaka-ano mo. Lahat ginagawa mo sa amin ng anak mo. Kahit hirap ka na pagod ka. Pag-uwi mo, binibigyan mo pa rin ng time kami ng anak mo. Salamat. Salamat sa lahat-lahat. Grabe, napaka-bless ko. Salamat sa Panginoon na ikaw ang asawa ko. Charm, lagi mong tatandaan, mabasag man yung puso ko, kaka-insulto mo sa akin. Halos kada po kasi
nagdi-deliver ako, hindi po natin maiwasan na napagbibintangan po ako na ng babae. Alam ng Diyos na ikaw yung ibinigay niya sa akin at pinahalagahan ko. Maniwala ka sa sinasabi ko na saktan mo man ako, hindi ako tatakbo sa ibang babae. Sa Diyos ako tatakbo dahil ikaw yung binigay niya sa akin. Sobrang mahal na mahal kita. At ito ngayon, sa buong mundo, pinagsisigawan ko na I'm also blessed dahil ikaw yung binigay sa akin ng Panginoon at nakatanggap ako ng favor galing sa itaas dahil sa iyo. Mahal na mahal din kita, Charm. Mahal na mahal na mahal kita. Ganda naman ang mga kwento ng buhay niyo. Galing, ano? So, pero pinag-iisipan mo ba siya na pag hindi dumarating? Minsan po, yung as hindi naman natin maano po sa babae po, minsan dumarating po yung point na yung magseselos ka baga, yung feeling mo nawawala na ng oras kasi nasa labas, hindi ko po iniisip yung ginagawa niya para pala, para sa amin. Ginagawa niya lahat para mabigyan kami ng magandang buhay through online po. Sorry, Char, minsan hindi ko nakikita yung sakripisyo mo at pagmamahal. Sorry sa lahat. Mahal na mahal kita, yun yung tandaan mo rin. Hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Kasi ikaw yung bunga ng pananampalataya ko sa Diyos. Ikaw yung binigay niya sa akin. Galing to. Kaya mag-away man tayo, magkaroon man tayo ng hindi pagkakunawaan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, gaya ng pangako sa atin ng Diyos. Manatili lang siyang sentro sa atin. Maniwala ka, mababago yung buhay natin. Galing naman. Nagpapasalamat ako, tinanggap ako ng asawa ko. Will, hindi niyo ako mapagkakamalang dati akong addict. Dati akong nanguhold up. Namamakla din ako. Galing na ako ng kulungan. Hindi ako mapagkakamalan na tao ng mga tao na pinagdaanan ko yung madilim na buhay. Kala ng mga tao, okay lang. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na iniligtas niya ako sa kadiliman, lalo na sa droga, sa babae, sa alak, sa lahat. Thank you, Dar J, kasi nag-open ka. Bihira yung mag-open ka again. Pinapanood ka sa buong mundo. Di ba? So, especially kung makita po ako ng mga nagawan ko ng masama. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Antayin niyo yung blessings ng Panginoon sa akin. Hindi ko tatakasan yung ginawa ko at pinagbayaran ko na nawasak yung buhay ko dahil sa paggawa ng masama. Dahil nga sinasabi po sa Bible, kung ano po yung itinanim, aanihin po natin yun. Wala pong maitatago. Lahat po ilalagdad ng Diyos. Kaya kilala niyo ako yung mga ginawan ko ng masama. Especially po sa mga kamag-anakan ko. Sa mga kamag-anak ko po before kasi ninanakawan ko din po sila. Alam niyo yun, bago niyo ako siraan sa asawa ko, kinuwento ko na lahat para wala kayong maisusumbat sa akin. Magnanakaw ako, oo, pero nagpapasalamat ako na hindi ako hinusgahan ng Diyos katulad niyo. Alright, thank you. Galing ha? Ito ang maganda sa show na to. Saya, may puso, at nakikinig yun sa inyo. Darjay, meron kang 10,000! Salamat, Will! Hello, mga kapuso! I am Amira Teng. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pa kami inihanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Wit and don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.